Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Narito ang ating update sa Typhoon Karding. At so si Bagyong Karding po ay humina habang ito'y dumaan sa kalupaan, lalo po sa may Central Luzon. At kasalukuyan nasa coastal waters ang sentro o gitna ng Bagyong Karding as of 4 o'clock ng madaling araw. At ito'y nasa Santa Cruz, Zambales, ang itong gitna o sa gitna o sentro ng Bagyong Karding. Tulad na sinabi ko kanina, bahagyang humina ang Bagyong Karding dahil sa epekto ng kalupaan. Kaya ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umabot sa 140 kilometers per hour. At ang pagbugso ay nasa 170 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin itong kikilos pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So bumilis ang kanyang paggalaw kumpara nung gagabi nasa 20 kilometers per hour. Samantala, yung southwest monsoon o habagat ay nakaka-apekto pa rin sa Southern Luzon, Visayas at ang kalurang bahagi ng Mindanao. So kasalukuyan, halos buong bansa ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Bukod dito, wala po tayong namomonitor na panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala na po nakataas na signal number 3. So ang Tropical Cyclone Wind Signal number, signal number 4 pala. Wala po nakataas na signal number 4. So ang ngayon, ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa western section ng Pangasinan at northern at central portion ng Zambales. Ang mga lugar po na sa ilalim ng signal number 2 ay sa nalabing bahagi ng Pangasinan, La Union, southern portion ng Benguet, Tarlac, western portion ng Nueva Ecija, Pampanga, na labing bahagi ng Zambales, northern na portion ng Bataan. Signal number 1 ay nakataas sa Ilocos Sur, na labing bahagi ng Benguet, western portion ng Ifugao, western portion ng Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, central and southern portion ng Aurora, na labing bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, na labing bahagi ng Bataan, Metro Manila, extreme northern portion ng Quezon, western portion ng Batangas, Cavite, northern portion ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island. So sa ating forecast track para kay Bagyong Karding, at itong sentro ng Bagyong Karding nasa bandang coastal waters sa bandang Central Luzon. At inyo makikita na mayang hapon, around 2 p.m., ay itong sentro ng Bagyong Karding ay uting-uti o tuluyan ang lalayo sa kaulapan at nasa West Philippine Sea. At pagdating ng Tuesday ng madaling araw, 2 a.m., inaasahan po natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po natin mula ngayon hanggang sa paglabas ng PAR ay mapanatili o inaasahang mapanatiling sa typhoon category ang Bagyong Karding. So may inaasahan pa rin tayong malalakas ng pag-ulan hanggang magtanghali. So, heavy to intense with at times torrential rains sa Zambales, Bataan at Tarlac. Moderate to heavy with at times intense rains sa western portion ng Pangasinan, Pampanga, Cavite at Lubang Island. Light to moderate with at times heavy rains sa Metro Manila, na labing bahagi ng Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna at sa western portion ng Batangas at mainland Occidental Mindoro. So,
May banta pa rin ng pagbaha at landslide dahil may nasaan pa rin tayong mga malalakas na pag-ulan sa mga lugar na akin nabanggit. Kaya patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto. Lalo po sa mga mabababang lugar, malapit sa ilog at malapit sa mga kabundukan. Sa ibang bahagin o sa dahil sa habaga o southwest monsoon, sa susunod na 24 oras, minaasahan tayong occasional to monsoon rains sa western section ng Central Luzon, Southern Luzon kasama Metro Manila at Visayas. Dahil sa habang papalayo ang bagyong Karding, baka isipin nyo na may kagandaan ng panahon sa ating bansa, lalo po sa western section ng Luzon at Visayas. Hindi pa po, dahil habang papalayo sa kalupaan si Bagyong Karding, ang papalit naman to si Habagat o Southwest Monsoon. Kaya magpapatuloy pa rin mga pag-ulan. Dulot ito sa mga nabanggit kong mga lugar. At sa mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal, minasan pa rin tayo ng mga malalakas na hangin dulot ng Bagyong Karding. So may banta pa rin o may matataas pa rin alon dahil sa epekto ng Bagyong Karding sa Zambales, Bataan at Pangasinan. So pag-iingat po ang kailangan sa mga ating mga kababayan na nakatira o malapit sa mga coastal areas sa Zambales, Bataan at Pangasinan. Dahil sa epekto ng Karding, nag-issue pa rin tayo ng gale warning at naapektuhan nito ang western seaboard ng northern at central Luzon. So, ibig sabihin nito, meron pa rin tayong matataas ng alon sa western seaboard ng northern at central Luzon. Kaya huwag munang tayong pumalaot sa mga nabanggit na lugar dahil delikado po. Dahil matataas pa rin ang alon sa mga oras nito. Sa ibang bahagi ng bansa, dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon, meron pa rin tayong o may inaasahan tayong moderate to rough seas kusan ang tasang alon ay mula 1.5 hanggang 3 meters sa western seaboard ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So, diyan pa rin, meron pa rin tayong pag-iingat o mag-ingat pa rin tayo although walang gale warning sa mga lugar nito. Pero may inaasahan na moderate to rough seas. So, sa mga nagbabalak pumalaot sa mga lugar nito, ay konting pag-iingat. Although wala tayong gale warning, meron pa rin tayong o may inaasahan tayong moderate to rough seas sa mga nabanggit na lugar. So, estimated pong lalabas ng parang si Bagyong Karding ay mamayang gabi kapag napanatili ang kanyang kilos, direksyon at galaw. At inaasahan po natin na habang nasa dagat ito, sa West Philippine Sea hanggang sa paglabas ng PAR, ay unti-unting lalakas ang bagyo. Pero mapanatili niya nasa typhoon category. So yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Aldsardi Aurelio.